Done with Mount Fuji tour, we were dropped off at the Shinjuku area, and as you can see, one of my tour mates decided to have a dinner at Gyukatsu Mutomura if you walk along from the drop-off point. May pila ng konti pero maikli lang at nakaupo na rin naman kami agad. Anyway, our order arrived medyo mabilis din. I ordered a set meal, single beef cutlet with 3 side dishes, salad and yung parang mashed potato and soup. May rice na rin siya pero without drink kasi may free water naman. The beef cutlet is deep fried but you need to cook a few seconds dyan sa stone. And ayan na nga, we are cooking the gyukatsu. I suggest don't cook everything all at once kasi mas masarap pag bagong luto dun sa stone yung beef. Anyway, ang daming sauces na kasama and di namin alam kung ano yung iba. Ang sarap, di masyadong maalat. Yung texture ng beef is parang it melts in your mouth, ganon. Masarap din yung mga side dishes pero highlight na talaga yung beef. Ang juicy, ang soft, iba sa normal beef. Parang wagyu yung itsura niya. Di purong taba at di purong laman. And perfect cooking nga daw yung 15 seconds per side para di dry and sakto lang yung luto. And sa dami nga ng mga sauces dito sa harap ko, hindi ko alam kung ano yung para sa beef or para sa kung ano dyan. So, tinatanong ko lang din yung katabi ko and chine-check ko din yung mga ibang Japanese na local na kumakain dito. And super saya na experience, masarap siya, must try siya pag nasa Japan ka nga talaga. At first, parang feeling ko hindi ako mag-i-enjoy kasi magluluto ka. Pero masaya yung experience na pagluluto dyan sa maliit na stone na yan. By the way, pwede nyong pasindihan yung stone na pinaglulutuan once na namatay yung apoy. May free mochi pala tong order namin. Sobrang liit nga lang, nakakabitin. May brown sugar syrup siya and masarap din. I paid less than 3,000 yen for my order.